Hi guys! Welcome sa akin channel. So in today's video, gagawa ako ng school makeup routine para sa mga estudyante na kagaya ko. And swak na swak din para sa kanila to kasi affordable and very simple. So kung gusto nyong malaman kung paano ko ginagawa ang aking school makeup routine, please keep on watching! So hi guys! Now magpo-proceed na tayo sa moisturizing. So ito yung unang ginagawa bago ka maglagay ng makeup. So, yung gagamitin ko na moisturizer is itong Celetec na Hydration. Meron din na ganito, na parang ganito na moisturizer, is yung Aqua ng Eye White. Mas pura yun. So, mas perfect yun for school makeup. Para sa mga estudyante na kagaya mo. So, ayan na, nakapag-moisturize na tayo. Then, after that, yung gagamitin na natin is yung BB cream. Mas magandang gamitin yung BB cream pag everyday kasi binibigyan ka na ng coverage tapos may skincare benefits pa siya. So ito yung gagamitin kong BB cream, yung everyday na. Pwede din yung eye white para mas mura, pero ito yung gagamitin ko ngayon. So ito yung BB cream na kulay violet. So ayan siya. Konti lang. Then sa mga tegiawat, then kamay na lang yung gagamitin ko kasi mas magandang feeling ko lang. Mas gusto ko yung kamay pag BB cream. Pero pag foundation, nagbabrush naman ako. Oh, ayan na. Wala akong salamin. Ito. So mukha lang siya maputi sa camera dahil may lighting. Wow, lighting. Sa akin yung ganito. Kasi, the more na pag nasa school ka, tas marami kang nilalagay sa mukha, nagkikik siya. So, ganyan na lang. Huwag ka nang mag-concealer. Okay lang na makita nila na may pimples ka. Natural yan, girl. Then after that, mag-cheek tint na tayo. So ito yung gagamitin kong cheek tint. Ito yung Ever Vilena and sobrang tagal niya na sa akin kaya natanggal na yung parang pagana na tip niya. So yung ginagawa ko sa cheek tint, gusto ko yung parang, 'di ba, dito lalagyan ko dito. Tapos idudugtong ko din siya dito. Wala lang, gusto ko yun bakit. Kasi parang feeling ko nakakamukhang pisa yung ganun pagka nakadugtong siya sa ilong. So gagawin na natin. Ganda tong cheek tint na to kasi hindi siya yung nagmamarka pag naiwanan mo. Oh, ganyan, 'di ba? Kahit naiwanan ko siya nang medyo matagal, hindi siya nagmamarka. And ito yung cheek tint na ginagamit ko since high school. So trusted na to. So ayan na. Konti pa ulit. Gusto ko talaga 'yung namumuli. Matotone down din to kasi papatungan natin siya ng powder. So, ayun na. So, dahil nilagyan ko siya ng yung mga pimple marks ko. So, babalikan ulit natin siya ng BB cream na konting-konti lang. Kasi nga, di ba, medyo basa yung cheek tint. So, ayun, natanggal yung BB. At, nagpapakita na naman ang aking mga sumpa. So, proceed na tayo sa aking brows. So, yung gagamitin ko sa brows is itong EB Advanced na Eyebrow Kit. So, yung ginagawa ko sa brows ko is ina-outline ko lang siya, then i-fill in ko. Pwede din kayong gumamit ng pencil, pero mas sanay ako sa brow powder. Eyebrow powder. So, kung gusto nyong malaman kung paano ko ginagawa yung kilay routine ko, comment lang kayo sa ibaba. Alam mo talaga magandang kilay. So, dito muna tayo mag-i-start. Sa tail muna. Outline lang natin. So,
So, medyo light-light lang. Then, medyo lagpasan nyo yung pag-outline. Kasi minsan, pagka magkalapit yung kilay mo, parang nagkakaroon ng illusion na medyo matangos ang ilong mo. Siyempre, school makeup routine lang to, hindi na tayo mag-contour. So, para medyo umangat ang ating nose. So, ayan. Ganyan. So, na-outline ko na siya and tutulisan ko lang yung buntok. Yung tail ng aking eyebrows. Then, i-fill in ko na. So, ito yung ginamit ko ng shade na pang outline, tapos ito yung ibang fill in ko. Then, ito na ulit yung brown shade para dito sa unahan ng aking eyebrows para magkaroon ng gradient effect. Oh. Tapos, kukuha ko ng spoolie. So, yung gagamitin kong spoolie is now, ito. So, yung gagamitin kong spoolie is ito yung sa Etude House na eyebrow. Yan, gagamitin ko lang spoolie niya kasi wala akong spoolie. Para matanggal yung excess product. So, tulisan pa natin ng konti. Then, gagawin ko lang yung kabilang brows ko, then I will be back. Tapos ko na gawin yung aking kilay. So, very madali lang yung kilay na ginawa ko. Then, after that, isa-set na natin yung face natin. So, yung gagamitin ko is itong clear smooth. I am in the shade nude beige. So, ayun na. May kita nyo. Nagamit na siya. Para i-set lang natin yung face natin. Pwede din naman yung Johnson's na BB powder. Pero ito yung gusto ko kasi nga, di ba, medyo madami tayong nilagay na blush. So, para mag-tone down siya. And maganda din kasi yung finish nito. Then, after that, mag-curl na tayo ng lashes. Para medyo fresh tayo habang nasa school. Kasi sobrang iba yung effect pag naka-curl yung lashes mo. So ayan, magka-curl na tayo. Itong lashes curler na to, binili ko lang to sa Divisoria. So kung ano yung curler na nandyan sa inyo, Keren and Bes. So ginagawa ko, dun muna ako sa roots. Then gaganto ko. Mga 1, 2, 3, 4, 5, 6, then bitaw, then tapos paakyat ng paakyat. Bitaw. So, ayan na, nag-curl na yung kamunting lashes ko. Then, ganun din yung gagawin ko sa kabila. So, 1, 2, 3, bitaw, then ingat lang kayo sa pagbili ng curler kasi merong curler na nakakaputol ng pilit mata. So, ayun na, nag-curl na yung lashes ko. Then, yung gagamitin kong mascara is itong Maybelline na Hyper Curl. Kung mahaba yung pilit mata nyo, carry lang kahit. Pero sa mga hindi pinagpala, mag-lashes na kayo. Mag-ano na kayo? Mascara. Dahil nakaka-fresh to, girl. So, ayan na. Then, magli-lip tint na lang tayo. So, dalawa yung ginagamit ko na lip tint. Kapag gusto ko na mas red yung lips ko, yung ginagamit ko is yung Tony Moly. Tapos, kapag gusto ko naman na medyo, etong Bittersweet Magenta. Kasi mas pigmented to. Pero, red din to. Pero, mas red lang to. So, ito yung gagamitin natin. Dahil, ito na yung madalas kong ginagamit. Ito yung shade na number 2. Ito yung red. So, ilalagay ko sa description box lahat ng price ng ginamit ko. So, ito, optional lang to. Ayun. So, ito medyo may kamahalan siya para sa highlighter. So, ito ay 379.
Pero gusto ko kasi tong highlighter na to kasi sobrang natural niya lang. Parang talagang nangingintab lang yung mukha mo. Ay, hindi nangingintab eh. Parang nag-glow lang. Ganon. Nag-glow lang ng natural lang. Yun. Hindi yung parang highlighter na it's blinding. So, ayun. Ay, gaganyan ko lang siya din. Dito lang. Dito lang. Dito. Dito. Meron ding highlighter sa LOL ba yun? LOL. Maganda din yun. Na-try ko siya sa SM. So, sa mga hindi afford yung ganitong highlighter, yun na lang. Parang 199 ata yun. Nakita ko lang kasi ito. Ayan, diba? Nakikita nyo ba yan? Parang, diba? Parang nag-glow yung face ko. Saka kahit ilan yung ilagay mo na ano, ganito, kahit matuwa ka sa kanya, hindi siya blinding na highlighter. So, settle lang siya. So, ito na yung aking makeup routine. School makeup routine na pwedeng-pwede para sa school. Pagka pumapasok kayo, fresh-fresh yan lang, diba? Para sa mga college students. So, sa mga high school student, siguro mag-cheek tint na lang kayo. Lip and cheek tint. Kasi yung mga face nyo, yung mga balat nyo sa face is fresh na fresh pa. So, huwag nyo agad i-expose sa makeup kasi baka mag-breakout pa kayo, ganyan. So, yun. Pero, depende naman sa inyo kung gusto nyo. Pwede naman din kayong gumamit ng mga BB cream na mild lang yung mga ingredients. So, depende na lang sa inyo kung gusto nyo talagang mag-makeup. Ayun. So, sa mga student, ito yung pwedeng pang makeup look sa inyo na very simple lang. So, ayun. If you like this video, don't forget to give it a thumbs up. Tapos, comment ulit kayo sa ibaba kung may gusto kayo na i-film ko ulit na video. Ayun. So, bye guys! See you on my next video!